sa showbiz ang mag-asawang Bong Revilla at Lani Mercado ay isa sa tinuturing na may pinakamatibay na relasyon. Hindi sila nahuling nag-aaway sa publiko. At sa kabila ng mga intriga at pagsubok sa kanilang relasyon, nananatili pa ding matatag ang dalawa. The Philippine Showbiz List presents Bong Revilla and Lani Mercado Love Story. Ang young star na si Jesusa Victoria G. Hernandez na kilala sa showbiz na Lani Mercado ay nakilala ang batang si Jose Maria Bautista, also known as Bong Revilla, nang si Lani ay 14 at si Bong naman ay 15. Ang pamilyang Revilla kung saan ang galing si Bong ay napakayaman. Si Lani naman ay isang poised, schooled, maganda at matalinong babae. Bago noon na nakabalik si Bong galing sa US at nakaset na pumasok sa world of Philippine showbiz. At sinabi ni Bong na gusto niyang makipag-partner kay Lani sa isang pictorial. Nang mag-16 si Lani, binigyan sila ng permiso na lumabas sa isang group date. Ngunit ang kanilang relasyon ay naging isang on and off relationship dahil sa playboy image ni Bong. Ang relationship nila ay naging serious nang si Lani ay nabuntis sa kanilang unang anak na si Brian. Ang couple ay immediately nagkaroon ng civil wedding sa Glendale, California. That simple ceremony took place on May 28, 1986. 19 years old si Bong at 80 naman si Lani. 6 children and almost 12 years later, nang ang bansa ay nag-celebrate ng centennial year ng Philippine Revolution, sina Bong at Lani naman ay nag-decide na magkaroon ng isang grand church wedding sa historic province ng Cavite, ang birthplace of the Philippine Republic. Bong and Lani got married 3 times. Una sa Glendale, California, then in a civil wedding sa Manila, and finally sa isang grand church wedding sa Imus Cathedral sa Cavite. March 2007, sinabi ng aktres na si Gretchen Barreto sa unang pagkakataon na hindi lang 6 ang anak ni Bong kundi may 7 anak ito. Ang revelation na ito ay naging usap-usapan sa identity ng 7 anak ni Senator Bong. May mga tanong rin na lumabas kung alam ba ni Lani ang tungkol sa 7 anak ni Bong. 4 na araw ang nakalipas sa column ni Dali Ann Carvajal sa Philippine Daily Inquirer ay sinulat niya na kilala niya ang illegitimate child ni Bong at ang ina ng bata. Ang pangalan ng bata ay si Luigi at ang ina ay may initials na LG na galing sa isang magandang pamilya at ito ay kasal. Sa isang interview sa The Buzz, nagsalita si Bong. Anya, hindi ko naman dinidinay yon. Actually, yung son ko recognize ang buong pamilya, even Lani. Even my kids, they recognize him. Pumupunta sa bahay yon, walang kasalanan ang bata eh. December 2007, marami ang interesado na malaman kung paano tinanggap ni Lani ang anak ni Bong na si Luigi sa ex-girlfriend ng actor-politician na si Lovely. Matagal na raw niyang alam ito. Anya, may mga bagay raw na hindi na sinasabi na sila-sila na lang nagkakaalaman. Kailangan din naman ng bata na makilala. Aminado si Lani na naapektuhan din siya ng mga problema at intriga sa pamilya. Anya, umiiyak din naman ako. Tao lang naman ako. Hindi naman ako bato, basta ang source ng strength ko is God. June 2008, 22 years nang mag-asawa sina Lani at Bong. Kung tutuusin, marami rin ang bilib kay Lani for sticking it out with her husband sa kabila ng mga babaeng na link sa actor-politician. Kakaibang misis nga raw si Lani dahil natitiis niya kahit ang dami-dami pa rin ang nagtatangkang agawin sa kanya si Senator Bong. No choice, yan ang sinabi ni Lani sabay tawa. Ayon sa kanya, hindi porket 22 years na sila, humihinto na ang growth as a couple. It's still a work in progress. Hindi niya masasabi na hindi sila mag-iiba or what, basta it's a work in progress. Tinanong rin si Lani kung ano ang masasabi niya na ang tawag ng mga tao sa kanya ay martyr. Surprisingly, sinagot ito ni Lani na siguro ito raw ay totoo. To a certain extent raw, minsan ay hindi siya nagsasalita. Ngunit inamin ni Lani na napagtataasan na niya ng boses si Bong. Para naman kay Bong na siguro ang sikreto lang nilang mag-asawa ay dapat magtiwala sa isa't isa. Lalo na para sa kanya ang daming intriga, ang daming pagsubok na dapa bumangon. Ang importante yung pagmamahal sa pamilya, lalong-lalo na sa mga anak at lalo na ngayong lolo at lola na sila.
ginanap ang kanilang renewal of marriage vows sa isang grand ceremony sa the Shrine of St. Therese of the Child Jesus in Villamor Air Base noong May 2011. Sinuot ni Lani ang isang off-white beaded wedding gown designed by Paul Cabral habang si Bong naman ay naka-gray tuxedo. During sa reception, Bong took the opportunity upang i-dedicate ang mga love songs para sa kanyang asawa na kung saan inintroduce niya na pinakasalan niya na 3 beses. Ang couple ay hinahawakan ang kamay ng isa't isa habang nag-perform ng duets at pinasaya ang mga guests na binigyan nila ng kiss ang isa't isa. June 2014, malungkot pero nakahanda na raw ang 2nd District Congresswoman ng Cavite na si Lani Mercado sa anumang magiging kapalaran ng kanyang asawang si Senator Ramon Bong Revilla Jr. na nahaharap noon sa kasong plunder. Ito ay kaugnay sa diumani pagbubulsa ni Senator Revilla ng halagang mahigit 214 million pesos mula sa kickback sa maanumalyang paggamit ng PDAF. Patuloy pa rin daw ang kanilang mga gagawin para mapawalang sala si Senator Bong Revilla sa kasong ito na nagpabago sa kanilang buhay-pamilya. Bilang asawa at ina ng kanilang mga anak, mabigat pa rin daw sa kanyang dibdib ang ganitong problema sa gitna ng maraming nagbibigay sa kanila ng pampalakas ng loob at tibay ng dibdib. Malaki ang paniniwala ni Lani na kaya nitong harapin at palampasan ang ganitong kabigat na suliranin sa kanilang buhay. December 2014, bagamat tuloy pa rin ang pagdiriwang nila ng Kapaskuhan, aminado si Cavite Representative Lani Mercado na malungkot ang Paskong ito para sa kanilang pamilya. Ito ay dahil nakadetain pa rin ang kanyang mister na si Senator Ramon Bong Revilla Jr. sa Camp Crame, kaugnay ng pagkadawit ito sa kaso ng PDAF. Napakalaki rin daw ng pagkakaiba ng Pasko nila ng taon na ito kumpara noong mga nagdaang taon. Sa hiwalay na panayam ni Senator Bong ay sinabi niyang magiging malamig ang Pasko niya dahil nga nakadetain siya. Pero okay lang daw siya. December 2016, patuloy ang laban. Ito ang naging pahayag ni Bacoor City Mayor Lani Mercado kaugnay ng desisyon ng Korte Suprema na i-deny ang petisyong i-dismiss ang kasong plunder laban sa asawa niyang si dating Senator Bong Revilla. Bago lumabas ang balita tungkol sa desisyon ng Supreme Court, nag-post din ang actress politician ng panalangin niya tungkol sa hiling nilang madismiss na ang kaso laban kay Bong. December 2018, lumaya na si Senator Bong. Kinabukasan matapos siyang makalaya, hindi napigilang maiyak ang pamilya Revilla sa first breakfast ni Bong in a long time na kumpleto silang buong pamilya. Mainit at tinanggap ng mga Caviteño si dating Senator Bong Revilla nang dumalo siya sa flag raising ceremony na regular na ginagawa tuwing Lunes sa Bacoor Government Center. Ang misis niyang si Bacoor Mayor Lani Mercado Revilla ay nag-introduce kay Bong na sinalubong ng mainit na palakpakan at tilian. September 2019, napaluha si Senator Bong Revilla nang inalayan siya ng kanta ng misis niyang si Mayor Lani sa kanyang 53rd birthday party sa Hotel Sofitel. First birthday celebration kasi ito ni Senator Bong pagkatapos niyang lumabas sa Camp Crame. April 2020, noong April 13, 2020 ang 52nd birthday ni Bacoor City Mayor Lani Mercado. Walang selebrasyon si Lani at sila lamang ng kanyang pamilya ang magkakasama. Pero hindi nakalimot ang asawa niyang si Senator Bong Revilla na bigyan siya ng bouquet of flowers. Para kay Bong, si Lani raw ang greatest gift ng Diyos sa kanya at sa kanilang mga anak. Matamis naman ang ngiti ni Lani nang iabot sa kanya ni Bong ang flowers. February 2021, si Lani ay nakitaan ng diferensya sa puso at kailangan daw itong i-angiogram. May tinanggal lang na konting bara sa kanyang valve. Ang bara na yon ay inihalin tulad ni Lani sa EDSA papasok ng Makati na may konting traffic lang. Nagpapasalamat sa Diyos si Senator Bong sa magandang resulta ng angiogram na ginawa sa misis niya. Sa interview noon ng Yes Magazine kina Bong at Lani ay natanong sila kung naniniwala ba sila na magtatagal ang kanilang relasyon ng maraming taon. Tila nais daw nasagutin ng big yes ito ni Bong ngunit naunahan siya ni Lani at sinabing, "Ah, it depends. It depends on God." Ayon naman kay Bong, "Yeah, only God will know, but if you ask me, till death do us part." Reply naman ni Lani, "Marami pa pala akong bubunuin," at nagtawanan ang mag-asawa. Ngayong May 28, 2021 ay 35th wedding anniversary ni Bong at Lani. Sa kabila ng mga pagsubok sa kanilang pagsasama, ay nanatili pa ding matatag ang mag-asawa. Happy 35th wedding anniversary, Bong and Lani! I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito.
Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!